pinilit kong makahanap ng magandang trabaho, pinilit kong ma-permanent sa public school, na-graduate naman, na-permanent sa public school, pero yung pagginhawa ng buhay, hindi ko po siya matanaw. Yung pagtanda ng mga magulang ko, tanaw na tanaw ko na, nagkakasakit na sila, yung buhay na gusto kong trabaho, sabi ko, ginawa ko naman yun, pero bakit yung pagginhawa ng buhay, parang ang hirap niyang mahagilap. Naranasan mo yung ganun? Na-feel mo ba yung ganun? Ganun po ako that time. And before knowing lifestyles, that was the lowest point po of our finances. Kasi so lahat ng ano, dahil observer po kasi ako, nakikita ko lahat ng umaasenso, may sariling negosyo. Sabi ko, para pala umasenso, kailangan may sariling negosyo. So dahil po na-in ako sa public school, nag-loan po ako kaagad, kaya ako po yung teacher na from T1, T3 agad. T3,000 ang natitira sa sahod. Kasi loan dito, loan doon. Kasi nga po, ano, gusto ko talagang umasenso ba ng mabilis? Kasi gusto ko mabigay yung magandang buhay sa mga magulang ko. So nagloan po ako kaagad to try traditional business. Kaya lang po, totoo, pag walang magturo sa'yo sa traditional business, ang hirap mag-grow. So nung time po na yun, puro kami trial and error, eh ang masakit yung pinagtatry po namin, inuutang lang namin. Tapos puro pa kami error, wala na kaming pang-try. So yung husband ko po, pareho po kaming government employee, yung husband ko po, police po siya, very negative po siya sa ganitong negosyo, and nung nakita pa po namin ito, yun nga po yung time na pinaka-lowest point ng finances namin, yung mga magulang ko po nagkakasakit na, yung father ko po mild stroke, may Parkinson, yung mother ko may cataracts, may hyperacidity, kaya mas lalo po akong driven talaga na makahanap ng opportunity. Kaya grabe talaga si God, madalas sasagutin niya yung prayer mo doon sa paraan na hindi mo inaakala. Because when I was in the lowest point of our finances, yun po yung time na pinakita niya po yung opportunity ng lifestyles, di ba? Kaya totoo talaga, God test before invest, di ba? Nung time po na yun, walang-wala kaming pera, pero ang meron po ako noon, sobrang malaking pagmamahal para sa pamilya, ginawan ko ng paraan. Alam niyo po ba kung ano nangyari sa buhay namin that time? Ang sabi po sa akin nung taong nagdala sa akin sa opportunity na to, forever grateful po ako sa kanya, Global Marketing Director Crizel Laksamana. Sabi po niya sa akin, sa dami ng taong nakausap ko, siya lang talaga yung taong nagtanong sa akin, ate, anong reason bakit ka nagtatrabaho? For a very long time po, nakalimutan ko na ano nga ba talaga yung dahilan bakit ako nagtatrabaho. Nung time po na yun, ang goal ko na lang just to survive. Alam niyo po, sabi ko sa kanya, gusto kong makabayad ng utang. Gusto ko ng sasakyan kahit second hand lang. Sabi niya sa akin, ate, dito yung sasakyan, 4 months lang yan, brand new pa. Alam niyo po, hindi po ako maniwala. Kasi sabi ko, too good to be true. Parang hindi totoo, 4 months, brand new. Alam niyo po, hindi po totoo yung 4 months. Because in just 2 months doing this business, from dating naka-tricycle, nagkaroon po kami ng aming first brand new car, di ba? Hindi 4 months, 2 months na talaga na ano na totoong trabaho talaga, in-embrace ka agad yung opportunity, 2 months nagkaroon po kami ng aming first brand new car. And grabe po, alam nyo yung husband ko, very negative po yan sa ganitong opportunity. Kasi nga po, di ba, pulis siya, sabi niya, ano naman yung sasalihan mo na yan? Kaka-scam mo lang, magpapa-scam ka na naman. Alam nyo po, kabisado ko na kung ano ang sagot sa buraot na asawa. Ang sagot sa buraot na asawa, brand new car. Kaya pag yung asawa mo binuburaot ka, ay ako, bilisan mong bigyan ng brand new car yan. Babait din yan. Diba? So ano pa? Yan po yung bahay namin before. Ang tawag ko po sa bahay na yan, donated by. Kasi po, literal po talaga na nabuo po yung bahay namin. Lahat po ng materials na ginamit po dyan, dinonate po yan ng mga tito't tita ko. Kasi nung time po na napaalis po kami dun sa talagang bahay po namin, dun sa maayos na bahay po namin, yun po yung time na walang-wala po talaga kaming pera. So nagtulong-tulong po yung mga tito't tita ko para lang mapagawan kami ng bahay. Yan po yung bahay. Kaya po kung mapansin po ninyo, yung structure po ng bahay, fresh pa. Pero yung bubong po patunaw na. Kasi po even po yung bubong, dinonate lang po sa amin. Pinaggamitan na po ng konsino. Tapos po binigay po yan sa amin. Kaya po ganyan po yung natapos yung bahay. Sabi ko nga pag umuulan po nun, nalilito ako kung nasa labas pa rin ba ako kahit nasa loob na ako ng bahay. Kasi walang part na wala kang mapuntahan na walang tumutulo. Kaya papaisip ka, parang nasa labas pa ako. Ganun po yung buhay namin noon. Kaya po nung na-in po ako sa public school, nag-loan po ako para mapagawa po yung bahay. Alam niyo po ang good news, hindi pa po tapos ang bahay, ubos na po yung loan. Ang nangyari lang po doon sa bahay, napabakuran ko naman, yung bintana po from dating pawid lang, napasalaminan naman, pero yung bubong po nakalimutan kong papalitan. Oo, kasi wala na, ubos na yung loan ko, ganyan lang po natapos yung bahay. But because of lifestyles opportunity, yan na po yung bahay na inuuwian namin. All because of lifestyles income. Hindi po namin sinasabi na kami yung pinakamayaman na tao sa mundo, pero kung babalikan po namin, ano lang ba yung buhay na meron kami before
for Knowing Lifestyles. Grabe, sobra kang magpapasalamat talaga na inalaw ni God na makita mo yung ganitong opportunity, di ba? And sabi ko nga po noon, kahit second hand lang na sasakyan, alam niyo po, hindi second hand ang binigay ni God. Binigay niya po sa amin second brand new car. Because in just 4 years doing this business, nagkaroon po kami ng aming second brand new car, which is Toyota Fortuner, all automatic, all power. Grabe po, sabi nga po, kami pong dalawa ng husband po, dinidream po namin yan by the time po na magre-retire po kami sa pagiging government employee. Kasi po, before Knowing Lifestyles, dead set po talaga ako, magre-retire po ako as a public school teacher. Kasi doon po nakikita yung million. Kaya lang nakalimutan ko, by the time na magre-retire ako, ilang taon na nga ba ako, 60 or 65 years old, baka po yung retirement ko, pampagamot ko lang, kulang pa. At ang unang goal ko po kung bakit gusto kong umasenso is mabigyan ng magandang buhay yung mga magulang ko. So kung ihintayin ko pa yung retirement ko para magkaroon po ko ng milyon, yung mga magulang na gusto kong bigyan ng magandang buhay, by that time wala na po sila. Diba? Pero because of this opportunity, ang nagpa-realize po talaga sa akin, nung nakita ko si GM Dickling at the age of 21 years old, she's driving Montero Sport, sabi ko, bakit ko hinihintay yung retirement? Kung pwede naman pala as early as now, yung buhay na ini-imagine ko, ngayon na bata pa ako, pwede ko pang i-enjoy at pwede i-enjoy ng mga magulang ko, pwede ko na yan masimulan. And grabe po, totoong-totoo talaga, because in just 4 years, ang daming pangarap po yung natupad. And yan po, promotion after promotion, being a public school teacher, being a government employee, halos ibigay mo na yung best mo, dun pa na, even Saturdays and Sundays, nasa school ka, nagtatrabaho ka, pero pag na-promote ka, ang daming nagagalit. Pero dito po sa Lifestyles, at yung sobrang mahal ko po na culture dito sa Lifestyles, every time na may na-achieve ka, every time na napopromote ka, lahat ng tao masaya. Lahat ng tao nagse-celebrate para sa iyo, 'di ba? Even yung mga taong walang kinalaman sa business mo, yan po yung culture na meron dito, 'di ba? And yan yung culture na naghihintay sa iyo once na nag-start kang gawin ng opportunity na 'to. And sobrang thankful lang po talaga. Totoong-totoo yung pag talagang in-embrace mo yung mission talaga. Sabi nga, tuloy-tuloy ka lang, huwag kang titigil, 3 to 5 years global marketing director ka, di ba? And yan po, yan yung kinukwento po ni Ma'am Doris kanina, Youth Achiever nominee po ako, first gala ko po yan. Yan pa lang po, sobrang saya ko na. Kasi po, no, sabi ko nga po, noong public school teacher ako, ang ginawa mo na lahat, walang makarecognize. Madalas nga yung trabaho mo, kahit na pinagpaguran mo na madalas kulang pa. Pero dito po sa Lifestyles, habang busy kang sinishare yung blessing sa maraming tao, nare-recognize ng company lahat ng effort mo, di ba? And yan po, nominee po ako nung first gala, the following gala, ako po yung Youth Achiever Awardee. Grabe, hindi lang yung mga bagay talaga na yung material na bagay po talaga, once na ginawa mo talaga yung Lifestyles, given yan, matutupad yung mga dreams na gusto mong matupad, yung mga material na bagay na hindi ka nagkakaroon, unti-unti magkakaroon ka. Pero ang hindi mo pong mapapalitan while doing this business is the person you will become. Kasi po, alam mo yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, yung mga bagay na feeling mo hindi mo kaya yun, hindi mo magagawa yun. Dito po sa opportunity po na to, yung hindi mo mapapalitan, yung personality growth, yun yung magkakaroon ka. Sabi ko nga po, yes, teacher ako, baka po kasi maraming nag-iisip na ako, ma'am, kaya pala kayang-kayang mo yan. Kasi pa, teacher ka. Yes po, teacher po ako, pero preschool teacher. Pinili ko pong turuan mga batang maliliit kasi pag mas matanda na sa akin ang kausap, nangangatog na rin ako kasi feeling ko mas marami na yan alam. But because of Lifestyles opportunity, because of the yung free training po natin dito ay grabe, kahit ikaw, magugulat ka sa taong magiging ikaw. Diba? Yung greatness mo, mailalabas mo yan at marami ka pang mabibless dahil sa greatness mo na yan. And yan po yung, noon hindi ko talaga maranasan mag-gown. Walang chance mag-gown kasi po walang kumuha sa aking abay. So, hindi ako makasuot ng gown. Pero because of Lifestyles opportunity, ayan, yearly talaga mag-gown ka. And kailan lang po, sabi ko nga, naalala ko, never ko pong naranasan magsuot ng mala prinsesang gown, yung naka-ball gown ka. Never ko po yung naranasan. Dinidream ko po yun nung mag-18th birthday ako. Pero hindi po ako nabigyan ng chance kasi nga po, hirap yung buhay namin noon. Pero sobrang blessed lang po because of this Lifestyles opportunity. Nung nagkaroon po kami ng success forum, nagkaroon po kami ng chance talaga na magsuot ng ball gown. Parang lahat kaming na tao na nandun talaga, parang lahat kami mga debutant. Diba? Gano'n kasarap talaga na unti-unti natutupad yung pangarap mo. Diba? Yung mga akala mong hindi mo na mararanasan, with Lifestyles opportunity, mararanasan mo yan. And yan,
because of this pandemic po talaga, kung iniisip mo ngayon, kung guest ka, na kung ma'am, hindi timing, gawin niyang opportunity na yan ngayon. Pandemic, ang hirap makausap ng mga tao. Halos yung mga tao ayaw lumabas. Ay, katulad po ng sabi ko nga kanina, blessing in disguise po ang pandemic. Kasi po, mas lumaki ang organization po namin. Mas maraming buhay po ang na-touch namin because of pandemic. Imagine mo, dati po, ang nakikater lang po namin, yung mga lugar lang dito sa Tarlac na kaya namin i-drive, yung malapit lang dito sa Tarlac, Pangasinan, Pampanga, yung mga ganun lang. Pero pag malayo na yan, hindi mo na yan makikater. But because of this pandemic, grabe, nagkaroon po kami ng business partner sa Canada, sa Dubai, sa London, at kung saan-saan bahagi pa ng mundo because of this pandemic, di ba? Kaya ano, ito yung perfect timing talaga na gawin mo yung opportunity na to. Ito yung perfect timing talaga na simulan mong baguhin ang sitwasyon mo, di ba? And yan po, kung iniisip mo, ma'am, wala akong masyadong kakilala. Baka hindi ko yan magawa kasi wala akong kakilala. Alam niyo po, lahat, karamihan ng mga business partner ko po ngayon, karamihan po sa mga yan, hindi ko po personal nakilala. Kaya ang good news po sa'yo, kung wala kang masyadong kakilala, mag-lifestyles ka. Hindi lang kakilala ang magkakaroon ka, magkakaroon ka ng pangalawang mas malaking pamilya. Kasi po yung mga business partner mo po dito, magiging family mo sila. Ganun po ang culture na meron dito sa lifestyles. And yan po, ang masaya po dito, hindi lang ikaw ang nabibless, hindi lang yung dreams mo ang natutupad. Ang pinakamasarap po yung makita mo yung mga tao na dinadala mo dito na unti-unti natutupad din yung pangarap nila. Masarap po maglabas ng brand new car, masarap magkaroon ng sariling brand new car, pero maniwala po kayo, mas masarap pag yung mga taong dinadala mo dito ang nakikita mo nang nagdadrive ng sarili nilang brand new car, di ba? Imagine, yan po yung mission natin. Tuparin mo yung dreams ng mga taong dinadala mo dito, kasabay nun, natutupad din yung mga dreams mo, di ba? And yan po yung mga properties na nagkaroon po kami. Actually, yan po, 6,000 square meters lot po yan. Minana po namin yan sa father namin, na muntik na pong mawala sa amin kasi wala kaming, naisala po yan sa bangko, wala po kaming perang pantubos, but because of lifestyles opportunity, natubos po namin yung lupang yan. And totoo nga po, lagi ko nga sinasabi that God's plan is always better than our plan, kasi imagine mo po, 6,000 square meters lang po yan. Laki-laki na po ako dyan. Ang hindi ko po alam na yung plan po pala ibigay ni God, hindi lang 6,000 square meters lot, kundi 6 hectares lot in Florida Blanca, Pampanga. All because of lifestyles income po ako ngayon. And ilang years pa lang naman po ko na ginagawa yung opportunity ng lifestyles, yung magkaroon ka ng privilege na magkaroon ng ganyang kalaking lote ni God. And yan po, travel is given. Sobrang noon po as a public school teacher, minindset ko yung sarili ko na ayoko yung travel. Sabi ko, yoko naman yung travel na yan, nakakahilo yan, nakakapagod yan. Pero alam niyo po, nung nag-lifestyles po ako, nung naranasan ko po yung mga free travel dito, sabi ko sa sarili ko, gusto ko palang mag-travel. Pinaniwala ko na lang yung sarili ko na ayaw kong mag-travel kasi kahit gustuhin ko po noon, wala akong perang pang-travel. At kahit gustuhin ko po noon, wala po akong time mag-travel. Ikaw, tanungin mo yung sarili mo, baka talagang gusto mo naman mag-travel. Sinasabi mo lang na ayaw mo kasi kahit gustuhin mo, walang chance, di ba? Ay, naku, ang good news ko po sa'yo, ngayon talaga, buhayin mo yung pangarap mo na yan kasi dito matutupad yan. Not just local travel, but even international travel. Di ba? Gusto mo yan, di ba? Alam niyo po, yung sister ko po, Dati po, ang bonding po namin ng ate ko sa kwarto lang. Ngayon, nagagawa namin mag-bonding out of the country because of lifestyles opportunity. Yung sister ko po, she's one of the national marketing director dito sa lifestyles. Imagine mo, kung lokohan ng opportunity na to, hindi ka magdadala ng kapatid mo dito. Kung magpapaloko ka, ikaw na lang mag-isa, di ba? Pero dahil totoong-totoong opportunity, ang una mong dadalihin dito, yung mga taong importante sa'yo at yung mga taong mahal mo. Kaya magpasalamat ka sa taong nag-invite sa'yo at sa taong nag-send sa'yo ng link na to, kasi importante ka sa taong yan, di ba? And alam niyo po, yan po yung reason kung bakit po ginagawa yung opportunity. Baka iniisip mo na, ma'am, okay naman na ako, yung mga kinukwento mong travel na yan, yung mga kinukwento mo na sasakyan, hindi ko naman yan, okay na ako. Yes, ikaw, pwedeng okay ka na. Pero yung mga magulang mo, yung mga kapatid mo, yung mga taong pwede mong matulungan if you are given that much, okay na ba sila? Diba? Baka kaya inalaw ni God na makita mo to, hindi lang para sa sarili mo. Baka kaya inalaw ni God na makita mo to para sa mga taong mahal mo. Diba? Yan po, sobrang because of this opportunity, hindi ko po naranasan magkaroon ng 18th birthday party, pero sobrang saya po. Naiparanas po namin yan sa mother namin nung 60th birthday party niya. Para po siyang nagdebu. Sabi ko, mas masarap pala na yung nanay mo yung mapadebu mo kaysa ikaw yung magdebu, di ba?
all because of lifestyles of ano income, 'di ba? And ano pa? Ayan po, hindi po 'yan mangyayari sa buhay po na sa buhay po namin kung hindi po 'yan talaga sa mga tao po na nag-guide sa amin along the way. Yan po yung meron dito sa lifestyles. Yung mga mentor na unang maniniwala sa iyo na nilagay ni God yung mga dreams na 'yan sa puso mo kasi alam ni God na kaya mong tuparin 'yan. And may mga tao siyang nilaan talaga na magga-guide sa iyo along the way. Yan po yung meron dito sa lifestyles, 'di ba? And enough na po sa story namin. Punta po tayo sa story niyo.